kung ang tungkulin mo ay magserbisyo sa tao, kung ang tungkulin mo ay magserbisyo sa bayan, dapat hanggang iyong kamatayan, pinaninindigan mo yan. Itong video na to talaga, dito itong video na to, ayoko dito sa mga bobo talagang mag-isip. Ayoko dito, kung ikaw tatanga-tanga kang putang ina ka, eh, pwede kang umalis talaga dito. So, what's up na naman sa inyo, ano mga kator? Gagawa na naman ako ng video ngayon. Bago ko pa makalimutan itong mga iniisip ko ngayon, gumawa na ako ng video. Actually, kagagawa ko lang kanina ng video. Pero bago ko mag-start sa aking gagawing vlog for today is, hindi na ako mag-intro. Dire-diretso na to para ano. Pero bago ko mag-umpisa sa topic ko ngayon, kung isa ka sa nanonood ng video ko, tapos hindi mo magustuhan kung ano yung magiging topic ng video ko, pwede kang mag-mix video na lang o kaya iba na lang ang panoorin mo mga kator. So, bago ko mag-umpisa, nananawagan ako sa mga bobo dyan. Kung ikaw hindi maintindihan kung ano yung lalamanin ng video ko na to, no? Pwede kang umalis-alis na, chopi-chopi ka na sa video yung gagawin ko. No? Kasi mga kator, masyado na talagang mainit ang nangyayari sa atin. Lalo-lalo na pagdating sa social media. No? Aba, kasi kanina, dito ako sa duyan na to, no, mga kator. Facebook. Tangina, ang dami na talagang tanga dito sa atin sa mundo. No? Ang dami ng tanga. Ang dami ng tanga dito sa Pilipinas. Hindi lang dito. Yung iba nasa ibang bansa pa. Nakapwa din natin mga Pilipino. Ano, mga kator? Kasi, sa halip na makatulong, hindi. Yung mga pinagsasabi nila sa social media, hindi. Parang hindi parang walang pagkakaisa, walang unity, mga kator, yung mga ganung bagay. Kaya yun ang tatalakayin natin dito. Lalong-lalo na sa mga taong mahilig, mambato ng kung ano-anong hindi magagandang salita sa kapwa nila. Nasa politika, ano ho, mga kator. Mga sinasabing, hindi naman talaga makakatulong, usually, hindi talaga. So, ganito na lang mga kator, sa sarili ko na lang opinion siguro. Kanina habang kumakain ako. Itong nangyayari kasi dito sa atin, hindi to basta-basta eh. Kumbaga, hindi to biro. Sa halip na magkaisa yung mga nakaupo sa posisyon na kung ano man na meron sila ngayon. Ano, lalong-lalo na yung mga politiko, politika, na dapat kayo ang nangunguna kung ano yung mga dapat gawin ng mga tao dito sa atin. Kaso hindi eh. Kayo pa yung nangunguna ng mga kapalpakan. Kayo pa yung mga nangunguna sa mga hindi mga kaaya-ayang mga impormasyon. Ano ho mga kator? Kayo pa yung sumisira. Kayo pa yung sumisira sa mga utak ng mga tao na salip na okay ang kanilang pag-iisip. Kayo yung lumalason sa kanila mga kator. Kung sino pa yung mga nakaupo. Kayo yung nagbabangayan sa bawat isa. No? Yung bawat isa sa inyo, kayo yung nagbabangayan. Salip na kayo yung magtulong-tulong para ma-solve ang problema natin ngayon, kayo pa yung mga sorry for my words, kayo pa yung mga parang tanga talaga. Alam nyo ba yon, no? Kasi ganito na lang para sa akin ako, yung mga napapatamaan diyan, lalong-lalo na yung mga nakaupo sa inyong mga opposition nyo. Kayo yung unang-una, kayo yung linuklok ng tao, kayo yung dapat asahan. No, mga kator, kayo yung aasahan ng mga tao sa panahon ng mga ganto. No? Kaya nga nagkakaroon ng official ang bawat bansa kasi sa pagdating ng mga gantong trahedya, epidemya, kung ano man ang tawag sa mga gantong lintik ng mga ganto, kayo yung mamumuno. Kaso hindi. Alam niyo sa totoo lang, hindi naman ako again sa mga ibang sinasabi ng mga politiko dyan. Pero yung iba nasa tama naman. Pero yung iba putang ina, kung gusto nyong tumulong na lang ho kayo. Tumulong kayo sa hanggat makakaya nyo. Kung ano yung kaya nyo, huwag nyong kayo nagbabangayan. Ano mga katorno? Kayo yung sumisira sa kaisipan ng bawat isa sa ating mga Pilipino. Kaya salit na maayos, hindi lalong gumugulo, lalo pang nadunog na dadagdagan ng mga gumagawa ng fake news. Ano ho mga kator, totoo yung nangyayari yan. Kaya yung mga frontliners natin ngayon, di ba?
sinumpang tungkulin niya talaga nila yan. Bawat isa sa mga frontliners ngayon is sinumpang tungkulin nila yan. Doktor, police, sundalo, nurse, guard, lahat ng frontliners nila ngayon, nakataya ang kanilang buhay. Masugpo lamang itong epidemya na to. Pero itong putang inang mas mamataas pa sa mga sundalo na dapat kayo ang nangunguna. Tamaan na yung tamaan, bato-bato sa langit, putang ina nyo, tamaan na kayo. Kayo pa yung nagtatago. Tapos, pag kayo binatikos ng mga tao, ng kapwa nyo mga politiko, putang ina, kung ano-anong palusot na ang sinasabi nyo. Diba? Kiso kay ganyan, kiso kay ganun, may ginagawa naman. Putang ina nyo, kung mayroon kayong ginagawa, mismo yung tao na ang magsasalita na mayroon talaga naman kayong ginagawa. Kaso hindi, hinahanap nga kayo . Hinahanap kayo ng mga nasasakupan nyo, nasaan kayo, di ba? Yung iba lantaran, putang ina lantaran, walang pakialam kung sila man ang tamaan ng COVID-19 ng putang inan to. Basta makatulong lang sa nasasakupan nila. Yung iba, ang dami nyo ng dahilan. Simplihan na lang ho natin, no, siguro sa mga gantong mga pagkakataon. Ganto na lang, mga putang ina nyo. Itong darating na eleksyon, kung hindi nyo naman kayang itaya ang buhay nyo, mga putang ina nyo, huwag na ho kayong tumakbo. Huwag na ho kayong makipagsapalaran sa kung anong posisyon gusto nyo. Mga putang ina nyo talaga, no? Simulat sa pool, alam nyo na. Pag mga ganito, politika, mayroon talaga kayong kalaban. Alam nyo yan, mayroon kayong kalaban. Napakasimple lang sana. Kung kayo tumakbo bilang kung anong posisyon gusto nyo, natural, may kalaban kayo. Kung sino man sana dapat ang manalo sa inyo, magbigay kayo ng respeto. Hindi porkit natalo kayong mga putang ina nyo, ibinabatikos nyo yung nakatalo sa inyo. Tapos kung ano-ano na yung pinagsasasabi nyo, porkit natalo kayo. Di ba? Ito isipin nyo, putang ina kayo. Kung kayo talaga may pinag-aralan, alam nyo ba yung salitang sports, di ba? Kung sports ka talaga, lumaban, alam mo, sa tatahaking mong landas, may kalaban ka. Pero alam nyo, may nananalo, may natatalo. Kung matalo ka, hayop ka, irespeto mo yung kung sinong nanalo. Pasensya na talaga, putang ina, nakakapagmura ako. Kasi alam nyo, nakakagigil talaga yung mga nakikita mo ngayon sa social media. Putang ina, may problema nga na nga itong bansa natin. May problema na nga dito sa buong mundo. Putang ina, politiko't politika pa rin ang pinag-uusapan nyo. Mga siraulo talaga kayo. Kaya kung sino man ang makapanood nito, putang ina, yung tamaan na talaga, ang tatatamaan, no? Wala na akong pakialam sa mga gunggong na mga utak na meron kayo. Kasi sa halip na tayo yung magtulungan, tayo yung nagsisiraan. Putang ina, may pangulo tayo. Napakaganda niyang kanyang adhikain, napakalinaw ng mga sinasabi niya. Hindi niyo maintindihan, hindi niyo magets. Ang dami niyong inahing niyo sa buhay niyo. Simpleng pananatili nga lang sa bahay, hindi niyo magawa. Puro pa kayo ngawa. Ano, mga kator? Puro kayo inahing. Inahing ba tawag talaga nun? Inahing. Puro kayo ano sa sarili niyo, nakisaki ganoon. Kisa kay ganyan. Tingnan nyo nga yung sarili nyo. Tingnan nyo muna yung sarili nyo kung sumusunod kayo sa tamang rules and regulation ngayon na nangyayari. Baka nga simple lang talagang pananatili sa loob ng bahay, hindi nyo magawa . Tapos kung ano-ano yung mga pinagsasabi nyo tungkol sa gobyerno, tungkol kay ganito, tungkol kay ganyan. Di ba? Kaya ito uulitin ko, putang ina nyo, sa susunod na darating na eleksyon, kung ayaw nyong itaya ang buhay nyo sa taong bayan, huwag na ho kayong tumakbo. Ano? Huwag na ho kayong tumakbo kung anong posisyon gugustuhin nyo. Kasi, tingnan nyo, paano kung mayroon pang dumating, huwag naman, no? Huwag naman, mayroon pang dumating na mas malalang ganitong epidemya. Siguro, putang ina nyo, kanya-kanya na kayong tago sa lungga nyo, no, mga kator? Kanya-kanya na ho kayo sigurong silid kung saan meron kayong putang ina nyo yung safety na yung buhay nyo. Kasi nagamit nyo na yung mga kung sino-sinong tao, di ba? Kaya,
sa panahon sanang yung mga ganito, dapat ho tayo nagkakaisa. Nakikita nyo ba yung ibang bansa? Di ba napaka, kung titingnan nyo, di ba napakaganda ng mga nangyayari sa kanila? Although may problema, pero nagiging maayos sila. Sumusunod sila kung ano yung ipinatutupad ng kanilang leader. Pero dito sa atin, hindi. Putang ina, kanya-kanyang batikosan. Tingnan mo, sinabi na ngang bawal lumabas ng bahay, bawal munang makipag-socialize kasi iba yung kalaban ho natin, hindi ho nakikita. Tapos yung iba may nalalaman pang parali-rali. Hindi nyo ba alam yung banta sa buhay ng bawat isa sa atin ng mga ginagagawa nyo, no? Pwedeng makapahamak. Kung ikaw, hindi ka natatakot sa sarili mo, abay matakot ka sa mangyayari sa ibang tao, sa pinaggagagawa mo, ano, mga kator. Naingigits nyo ba? Putang ina, pati ako naguguluhan na eh. Diba? Yung iba, nakukuha pang mag-rally. Kisa kay ganyan daw, hindi daw sila nadadat na ng tulong. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan na buong barangay kayo ang sumugod eh. Kahit isa lang sa inyo na leader na makiusap, na please naman itong barangay na itong nasasakupan namin na ito, eh wala hong nadadatnan, eh walang hong dumadating na tulong. Pwede naman hong ganun. Sa maayos na sanang paraan para hindi na ho sana nagkakagulo pa. Kaso putang ina, sumusugo din kayo, isa din kayo eh. Tapos baka sasabihin nyo, nasasabi mo kasi yan kasi wala ka naman sa posisyon namin. Bakit? Kayo lang ba nagugutom? Kayo lang din ba ang nakakaramdam ng crisis? Pare-parehas ho tayo. Pare-parehas ho tayo nagdadanas kung ano man ang problema natin ngayon. Ang problema kasi sa atin, ang problema kasi sa bawat isa sa atin, no? Wala kayong disiplina talaga sa sarili nyo. Ano, mga kator? Kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, kung ano man ang nangyayari sa'yo, eh huwag mo namang isisi lahat yan sa gobyerno. Kasi buhay mo yan, ikaw ang nagdesisyon yan. Kung nagkataon, walang-wala ka ngayon, walang-wala ka, hindi yan problema ng gobyerno, mga kator. Hindi yan. Kung ikaw marunong kang mag-isip, putang ina ka, ano, sana, huwag naman talagang maulit itong mga ganito, no? Sana, bago pa dumating yung mga hindi mo inaasahan, makapag-prepare ka na. Sana ganun sana ang bawat isa, no? Hindi ko mo kumakain ka naman, may trabaho ka naman, ay nagiging kampante na kasi, nagiging kampante na talaga, no? Hindi ko naman putang ina porket, oh, tol, pre, putang ina, mahirap din ako katulad mo, parehas tayo mahirap, parehas din tayo isang kahig isang tuka. Pero kung ano man yung nangyayari dito sa atin, kung ano man ang nangyayari, no, hindi ho kasalanan ng gobyerno yan. Kung ano man yung dumating na tulad nitong pinagdadaanan natin, hindi ho kasalanan. Putang ina, talaga naman, di ko na alam talaga kung ano yung pwede ko pang sabihin dito. Kasi nabibisit na talaga ako sa manakikita sa news feed, no? Sa mga balita, sa mga sinasabi ng... Kaya ito ha, uulitin ko mga kator. Puta, alam nyo, ang sundalo, nagsundalo yan, alam na niya kung ano yung magiging kahihinat na ng buhay niya kapag nagsundalo ka, kapag nagpulis ka, kapag nagdoktor ka. Kahit anong larangan na tatahakin mo, tandaan mo, kailangan laging nakataya ang buhay mo dyan. Iba-iba ho tayo, iba-iba ho tayo ng desisyon sa buhay natin. Pero please naman, kung ano yung nagiging desisyon mo sa buhay mo, kung ang tungkulin mo ay magserbisyo sa tao, kung ang tungkulin mo ay magserbisyo sa bayan, dapat hanggang iyong kamatayan, pinaninindigan mo yan. Naiintindihan nyo ba mga kator? Naiintindihan nyo ba? Kaya ayoko dito sa... Itong video na to talaga, dito itong video na to, ayoko dito sa mga bobo talagang mag-isip. Ayoko dito. Kung ikaw tatanga-tanga kang putang ina ka, eh pwede kang umalis talaga dito. Kasi kung isa ka sa bobo na nabubuhay dito sa mundo, abay putang ina mo, maghanap ka na ng libingan mo. Tanga ka talaga. Kasi wala na eh. Lahat nagkakagaguhan na eh. Lahat nagkakagaguhan na talaga sa itong nangyayari dito sa atin, no? Sa halip na magkaisa, abay nagbabatikusan pa kayo.
Kaya yan, sa mga susunod, alam nyo na mga kator, itong mga, tingnan nyo, lumalabas na yung mga tunay na kulay ng mga nakaupo sa kanilang posisyon, ano mga kator, yung mga kulay nila. Kung sino talaga yung pwede mong asahan pagdating sa mga ganito, nagsisilabasan na sila. Ako di ko alam kung paano ko, bahala na kung sino man ang makapanood nito, butang ina nyo talaga, no? Kaya sa susunod na eleksyon, sa susunod na tayo ang mamimili kung sino yung mamumuno ng inyong barangay, ng inyong probinsya, ng Pilipinas, puta yung mga senador na kung sino-sino man, sa mga taong bayan na kasalalay yan, dito nyo na makikita kung sino yung may malasakit sa kapwa. Dito nyo na masisilip, no mga kator, yung mga ganto. Dito na talaga nagsisilabasan pa ulit-ulit ako. Kaya, gigil talaga ako sa mga ayoko naman sana ng pagpapatulan yung mga ganyan. Kasi nga, dati nga sinasabi ko sa una kong video eh, pag mga ganyan, pwede namang palipasin yan. Kaso putang ina, sa dami na kasing tanga dito talaga sa atin eh. Sa dami ng bobo, sa dami ng tanga, pumapatol pa sa kung ano-anong mga hindi na nga magagandang pinagsasasabi, ginagatungan pa. Biruin mo, may nakukuha pang mag-rally-rally, di ba? Nakuha pang batikusin kung sino pa yung medyo may, sino pa yung maganda yung ginagawa. Nakuha nyo pang tirahin. Ano mga kator? Anong pag-iisip na talaga meron ngayon, no? Tingnan nyo nga yung ibang nangyayari sa ibang bansa. Tingnan nyo sila. Hindi ko naman ibig sabihin na ikumpara nyo yung nangyayari dito sa atin sa nangyayari sa kanila. Ano mga kator? Anong ugali talaga meron ng mga Pinoy pagdating sa mga ganyan? Pagdating sa mga ganitong usapin, no? Pag mga ganito nang nangyayari, tingnan nyo na ang mga nagsisilabasan ng mga tunay na ugali ng mga Pilipino, no? Ako hindi ko huli na lahat yan kasi meron naman talagang sumusunod, meron talagang disiplina sa sarili. Madami na mga Pilipinong ganun. May respeto sa kapwa-tao, may sports, kumbaga. Kung natalo ka, tangina mo, di natalo ka, alam mo yan. Pag tumakbo ka sa mga ganyan, nalalayo na naman ang topic ko. No? Pero bahala na kayo. Bahala na kayong umintindi. Kaya nga sabi ko, yung mga medyo matataas lang na IQ ang pwedeng manood nito. Kasi magulo akong magkwento. Kasi sa dami talagang pwede kong sabihin, hindi ko alam kung ano yung uunahin. Diba? Kasi, ulitin ko, ang pagiging leader ng isang bansa, hindi biro yan mga kator. Hindi biro yan. Baka nga, ikaw, ang dami mong sinasabi mo, ang dami mong inahing, putang ina mo. Baka nga, tama nga yung sinasabi ng iba. Baka nga, pagtapon ng basura sa tamang tapunan, hindi mo magawa. Tapos, kung makapag-react ka kung ano yung nangyayari dito sa atin, akala mo kung sino ka ng pinakamagaling na putang ina ka, di ba? Hindi, wala kang disiplina. Baka nga, wala kang disiplina sa sarili mo, hinayupak ka eh. Tapos kung alam mo kasi ang dami talagang gumagawa ng mga fake account sa social media. Ang dami niyan. Tapos kung ano-ano lang ang sinasabi, papansin lang ba? Papansin lang na kisa giganyan, kisa ganon, ang presidente natin is bobong putang ina, mga ganon-ganon. Di ba? Si gantong senador, ganyan-ganyan. Marami yan. Maraming bumabatigos ng mga ganyan na walang magawa sa buhay, no? Na dapat yan ang mga unang mga namamatay ng mga putang inang yan, no? Napakapangit magsalita sa tao ng hindi talaga magaganda. Kaso, hindi tayo perfecto, no? Hindi tayo perfecto. Saka, ako, hindi ako pala simba, pero naniniwala ako sa Panginoon, ano, manadamay na pa dito. Kasi, ang nangyayari kasi sa atin ngayon, ang ina, parang pagalingan, eh. Pagalingan, payabangan, no? Si ganito kayang gawin ng ganyan, si ganyan kayang gawin ng ganito, putang ina, hindi na lang magtulungan, di ba? Putang ina, pahaba na naman itong video. Alam nyo, itong video na to, wala pakialam kung mag-trending itong hayop ng video na to, di ba? Tamaan na yung tamaan, bahala na kayo dyan, bahala kayong mag-isip.
sa mga bubong tao, no? Sa mga bubong mga